Marahil ay si Robert Bolick na ang isa sa mga hinahanga ang point guard ngayon, hindi lang sa PBA, pati na sa international scene. Simula nga na maglaro ng professional basketball si Bolick, ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang success sa laro ng kanyang kinalakihan. Pero bago po ang lahat ay marami pong salamat sa pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Tuloy-tuloy ang tagumpay at mga achievements na tinatamasa ngayon ni Robert Bolick. Kahit rookie pa lang sa PBA ay nakatungtong na sa FIBA World Cup at hindi basta laro ang kanya pinapakita. Sinasamahan niya pa ito ng utak at puso. Tara at kilalanin pa natin na mas malalim si Robert Bolick. Si Robert Lee Bolick Jr. ay ipinanganak noong September 13, 1995 sa Ormoc City. Ang kanyang ama ay isang American US Air Force at ang kanyang mother naman ay Pinay na tubong Leyte. At doon nga po sa Ormoc pinalaki si Robert Bolick. 6 years old na magsimulang mag-basketball si Robert at nagsimula lang sumali sa mga liga. Sa basketball umikot ang buhay bata ni Robert Bolick. Isang normal na batang Pinoy na mahilig sa basketball. At dito nabuo ang kanyang grupo na tinawag na Tunog Boys o sa Tagalog ay Batang Hamog. Dahan-dahan na din nag-level up ang kompetisyon na sinasalihan ni Bolick. 11 years old na magsimula siyang sumali sa Ebraan ng Eastern Visayas hanggang sa makarating sa palarong pamansa sa dalawang sunod na taon noong 2007 hanggang 2008. Pagdating ng high school ay naging star player siya ng Sesan School ng Ormoc. Dito lumabas ang potensyal ni Bolick at kanyang mataas na level ng paglalaro. Nagsimula na rin ang kanyang growth spurt na tumangkad ng 6 feet nung siya ay 16 years old. Nang dahil na nga sa kanyang mga achievement, ay sinubukan niya ng pumunta ng Maynila at nirefer na nga siya ng dating PBA player na si Alan Garrido sa assistant coach ng De La Salle na si Jun Limpot. At nag-tryout na nga po siya sa La Salle at agad naman siyang nirecruit at sinabing wala ka ng ibang pupuntahan. At napaglaro na nga po si Robert ng isang taon sa La Salle Green Hills. At maganda naman ang kanyang stats. Siya ay nag-a-average ng 20.3 points per game at 5.2 rebounds per game. At sa sumunod na taon ay sumabak na siya sa seniors sa UAAP. At sa season 76 ay naging parte siya ng championship team ng La Salle Green Archers. At sa pagpasok ng season 77 ay dahan-dahang bumaba ang kanyang playing time. Noon ay nag-a-average na lamang siya ng 9 na minuto kada laro at 1.8 points per game. Nang dahil doon ay naisipan niya lumipat ng school dahil yun daw ang mas makakabuti para sa kanya. Sinubukan niya mag-practice sa UP at sa Ateneo. Welcome naman siya sa dalawang schools pero mas pinili niya maglaro sa NCAA champion na San Beda Red Lions. Dahil sa tingin niya na ang sistema ng San Beda ang makakatulong sa kanyang kinabukasan. At nagbunga naman ang kanyang desisyon. Sa tatlong taon niya sa San Beda ay tatlong seasons din siya nag-champion. Dalawang beses naging NCAA All-Star, Mythical Team, Assist Leader at Scoring Champion noong 2018 na siya ay nag-a-average ng 18.7 points per game. Pinangunahan niya rin ang San Beda sa kampiyonato sa PBA D-League Aspirants Cup at siya rin ang tinanghal na MVP. 2018 nang pumasok na sa PBA Draft si Robert Bolick. At siya nga ang napiling 3rd overall pick ng Northport Batang Pierre. At agad naman siyang pinapirma ng kontrata. Nagpasikat si Bolick sa kanyang unang laro sa PBA na magtala ito ng 26 points na isang franchise record sa unang laro ng isang rookie. Ayun mga bro, mukhang malayo ang mararating ni Robert Bolick dahil sa kanyang sipag, tapang at puso. Matagal-tagal pa natin siyang makikita sa national team dahil kabilang si Bolick sa 23-for-23 Gilas Pool. Maraming salamat mga bro! Kung nagustuhan niyo po ang ganitong content, you're free to like this video. Again, maraming pong salamat. This is Basketball PH Review.